nakikita po natin ngayon ay ang Taguibo River. Ito po ang watershed natin. At ito pong ilog na ito ay siyang pinanggagalingan ng tubig na isinusupply ng Butuan City Water District. At sa sitwasyon po ngayon na nakikita nyo, medyo mababaw na po ang tubig. At nakakalungkot lang dahil nga po sa mga illegal na mga aktibidades sa taas na parte ng Taguibo Watershed. Ito po ang nagiging resulta. Noon pong October 6, 2009, Martes, ay muling nagtungo ang grupo ng media sa Taguibo River upang idokumento ang balitang unti-unti na daw na natutuyo ang tubig sa ilog na ito. At ito po ang aming nakita. Alam niyo po, ito pong sementong ito ay isa ring katibayan na mababa na po ang tubig. Dati-dati, hindi po nakikita ito. Pero dahil nga po sa mabilis na bumaba ang tubig, ito, lumutang na ito. Dito nga, wala ng tubig. Tingnan mo ito, wala ng tubig. Wala ng tubig, nakita mo. May tubig ba nandun, kukunti lang. Ito, wala na talagang tubig. Ano ang sukat na halaga ng sanguhay? Alam niyo po mga kababayan, ito po parte ng watershed, ng ilog na ito. Ang tubig po dito ay hanggang dito sa kinauupuan po. Pero sa sitwasyon ngayon, ito po tuyo-tuyo, nakakalungkot nga lang. Baka pagdating ng panahon, maubos na lahat ng tubig dito. Kaya po, nakikita niyo naman, actually ang tubig dito, ito po ang isinusupply ng Butuan City Water District sa buong Butuan City. At 30,000 mahigit na pamilya nakikinabang. At sa loob ng ilang taon, ngayon lang po naganap ang ganitong sitwasyon na biglang bumaba. Kahit na nung mga nakaraan, naka-experience po ng El Nino. Pero sa ngayon, kakaiba. Sa lumang larawan na kuha ko po noong isang taon, ganito po kataas ang tubig sa ilog na ito at kung saan nakaupo po ako kanina. Ilang minuto pa lamang ang lumilipas ay nakita na namin na unti-unting lumulutang sa paningin ang manhole na dati ay lagpas tuhod ang lalim. Bumababa na ang tubig. At umubula na ang bukana ng manhole dahil sa hangin. Katunayan ang pagbaba ng tubig sa ilog na ito. Alam niyo po mga kaibigan, ito pong manhole na to, kani-kanina lang ay nakalubog sa tubig. Pero wala pang isang oras, tingnan nyo naman po ang nangyari. At base sa record po ng Butuan City Water District, hindi po nangyayari ito simula noon. Pero sa sitwasyon ngayon, tila sinipsip na ng lupa ang tubig. Walang laman tubig, wala. Actually, itong manhole na ito, dito sila naglilinis. At dito sila nagmo-monitor ang sitwasyon po ng tubig na isusupply o anong status ng tubig na isusupply ng water district para sa mga consumers natin na Butuan.
Base sa obserbasyon at record ng Butuan City Water District, hindi pa po nangyayari ang mga bagay na ito, kundi ngayong panahon lamang. Sa mga lumipas na panahon ay hindi po bumaba ng ganito ang tubig ng Taguibo River. Ito po ay nagsimula noong lumobo ang isyu tungkol po sa di umano'y illegal na aktibidades sa itaas ng Taguibo Watershed. Alarming na talaga dahil hindi naman ganito dati ang daloy ng tubig sa Taguibo River. Nakakatakot na sitwasyon ito pag hindi pa magawa ng paraan ang watershed natin sa taas. Siguro one of the things that we should do is to stop the kaingin, yung slash and burn method of farming. Kasi yun ang pinakamalaking distraction talaga na magawa sa watershed natin. Alam nyo po mga kababayan, kanina lang dito, ano po at ang tubig po ay medyo mataas na. Pero sa oras ngayon, kita nyo naman tuyo-tuyo. Medyo tila sinipsip ng lupa ang lahat ng tubig. Diba daw? Kasamang kutob ang tubig sa una. Dere. Kasamang kutob ang tubig sa una. Dere. Dere? Makita rin, maghapon, magpukong man eh. Dahil kanina na, wala pa akong isang oras at may pinasyalang kami sandali sa may bandaron. Pero ngayon, wala na pong tubig. First time po nangyari ito. Dahil kahit na noong unang panahon, hindi po nawawala ng tubig dito. Ngayon lang po. Simula nung meron na pong nag-mina sa ibabaw ng watershed.